everyone, good morning. It's Friday. I don't have work today. Friday, it's my off day. I'm having my breakfast. I'm having my coffee. Then my bread. Yun yung breakfast ko. And guys, oh my god, this is crazy. Last night, when me and my husband scrolling on Facebook, sa ano, feeds ba yun? Selling properties, ganun. Someone posted there that beware daw kasi daw, ano, may nagpo-post daw ng property from Anda na for sale. And that's me! Wait. And that's crazy because that's me. You know, I'm posting, you know, ano ba yun, kailan ba yun? I posted on my Facebook that I'm gonna sell my property in Anda. That was before, you know. So posting it on Facebook with my picture and Thea's picture. Pero naka-blurred yung ano, yung ulo. But still, the name is in there. At beware daw kasi parang sounds like we are scammer that we just selling properties in Anda at hindi naman sa amin yung property. Parang sounds na ganun. That's crazy. My God, I can't believe it. Somebody posted on Facebook na kami na beware daw sa amin kasi nagbibinta daw kami ng mga properties in Anda. First of all, nagbibenta ako ng property, pero property ko po 'yon. That's my own property, hindi po ng iba. At isa lang yung inano ko, pinopost ko na property in Anda. Yung sa ano lang, yung sa amin lang. Hindi ako nagpo-post ng iba. Siguro pinopost ko din yung ano, yung bahay ng best friend ko. And she's in Taliban. Wala lang masama dun kasi sabi ng best friend ko, tulungan ko daw siya na ibenta yung bahay niya. Pero hindi natuloy yun kasi wala nga siya, hindi siya makauwi. She's still in UK. And then, yes, ito yun. And then last night nga, nag-scroll kami ng Facebook with my husband. At saka nakita namin yung post. It's in Bisaya kasi, so my husband don't understand. Sabi niya, hayaan na lang daw. So, yun, natulog kami. And the weirdest thing is, the person blocked me. Hindi ako makakita ng ano, ng post na yun. So, it means that person who posted that there, because he's using dummy account. He's using fake profile. So, it means that person knows me, you know. Kasi bakit ako binablock, diba? Bakit niya ako ibablock? Then, you know, natulog na kami kasi sabi na ng asawa ko, hayaan na lang daw. When I woke up this morning, one of my subscriber, ata yun sa YouTube, she is so nice. She sent me the screenshot of the post. May mga comments na ganun. May mga comments na mga dumb. Tapos hindi pa rin ako makakita kasi nga nakablock ako. So, yun nga lang. Kung sino ka man, I don't know if I did something wrong. I can't remember na may ginawa ako ng masama sa ibang tao, ganun. Or maybe she or he sending me message na hindi ko ma-replyan or ano. Iwan ko anong galit mo sa akin. Sana naman kung magpo-post kayo, yung totoo naman sana. Kasi nakakasira yun sa tao. Especially us because, you know, negosyo nga namin yun, di ba? May Airbnb kami. Tapos, may tenant. Sometimes may tenant kami. Nakakasama nga yun sa image namin. And, yes po guys, I'm not gonna sell my property no more. Kasi, may ano na kami ng asawa ko. We have another plan. And, for now, it's for rent. Yes, for rent, and we also have plan to make to build another like vacation house too, but it's not in Anda.
wag na lang muna nating ano sabihin ngayon because we are not sure yet, but my husband loved that property and he's really looking forward to buy that. Pero wag muna ngayon, saka na namin ni ano kung i-video kung mabili na namin, kung mag-start na kami mag-build again. But for now, we still keep savings. We want to make more buildings, more villas. We want to make more villas at saka ano, yung swimming pool. Para ano na, hindi na pupunta yung mga guests namin sa ibang pool pag magre-rent sila. And also, yes, Anthony loves women in Taya. We will not sell our property no more, but hopefully those fake account, sana naman guys mag ano pag magpo-post kayo yung totoo naman. I own the property at hindi ako scammer. I don't know kung hater ba talaga kita or maybe you just don't know us. Maybe you just thought that we just posting something that hindi naman sa amin. Diyos ko, pwede ba yun? So yeah, yun lang guys. Mayroon talagang tao na hindi ko ma-describe eh. Kano bang mga suya on dyan siya, kayo ba nga? But I really think this person know me. Whoever posted that crazy thing on Facebook, I really think he knows me. Because why he can't see his post? Why I cannot see that crazy post? Ako, yung iba pang account yung nakakita. Diba? So, ipakita ko sa inyo mamaya guys. Lagay ko sa ano sa thumbnail yung ano niya. Na beware daw sa amin kasi nagpo-post daw kami ng ano for sale in ano Anda. Yung bahay naman namin 'yun at meron din akong nakaaway. Diyos ko, yung mga pinsan ko nag-ano sila nag-away sila sa comment because of that guy. Because of his mean comment. Kasi daw hindi daw 'yun sa akin yung hindi ko daw bahay ko yung binibenta ko kasi daw he been in Anda for a long time but he didn't see me kasi hindi ako yung taong takipag-chismisan sa kapitbahay. Hindi po ako ganun. I have my own thing. pagkatapos mong magkape sa umaga, nandun ako sa garden. Sometimes magbablog ako, pupunta ako sa mga magagandang ano sa dagat or sa bukid. Ganun lang naman ang buhay ko. Hindi ako nakikipag-chismisan sa mga kapitbahay. Kaya siguro hindi niya ako kilala. At saka hindi naman talaga ako from Anda. I'm from Talibon. Doon ako galing. Nabili lang namin yung bahay namin in Anda. Bye. I'm not sure if that post still there because that guy had a few comments about it and they asked him why he's posting those kind of paninira. Kasi daw sa amin naman yung bahay. Bakit daw siya nagpo-post ng ganun? Siguro na ano niya na kami talaga yung may-ari. Siguro dinilit niya. But I'm not sure. Hindi ko talaga sure na kung dinilit man niya. Kasi nga, binablock ako. At saka yung isa kong account, binablock din niya. Some jealous people. So yeah. Oh. End up, sabi ng asawa ko, huwag daw ako makipag-away sa comments. Kaya yung tao na nagsasabi na nagbibinta ako ng hindi ko bahay sa post ko before, minablock ko na lang para wala ng gulo kasi ang dami ng taas-taas ng comments. Nag-aaway na yung mga pinsan ko, yung mga kaibigan ko at saka yung taong yun. Hinanapan pa ako ng mga ano-ano pa yun. Bakit ko ba ipakita yung mga permit ko sa kanya? Diyos ko. Sino ba siya? Diba? Hopefully this will end because it's crazy. It's really lies. You know? First of all, I own that property. And if ibibenta ko man, so what? Sa akin naman yun. And then second, bahala ka na sa buhay mo.
Kano na lang siguro. Hindi na ako dapat ma-stress. Pero minsan nakakainis kahit yun. Oo nga, dapat hindi na ako ma-stress. Pero nakakainis nga minsan, di ba? Nagpo-post pa naman sa social media na nagbibinta ako ng bahay na hindi sa akin. Diyos ko. So, thank you everyone. Yun lang muna for now. Thank you so much guys for always watching us. Don't forget to like, share, comment below.